Parang kalmado naman siya nung kausap ko. Siguro talagang gusto lang mapag-isa, makapag-isip-isip. Eh, di ba minsan naman talaga kailangan ng tao yun? Yun. Ano ba ba pag-iisipan kay Ate Jay? Ako, Nay. Huwag mo sabihin na lumalambot na naman yung sukwede sa babaeng yun. Ako, Dolora, parang hindi ko gusto yung kapupuntahan ng pag-alis na yan ni Lino. Naku! Ano ba yan? Naka-fly away na si Lino? Sayang naman. Siya pa naman ang pinunta ko rito. Hihingi sana ako ng advice. Nagbigla ka naman sumusulpot dyan. Hihingi ka ng advice? Alam mo, wrong timing ka. Maraming iniisip si Lino ngayon. Wala siya dito. Ha? Tsaka pwede ba kayong dalawa, si Lino, unawain niyo na lang. Yung mga issues ninyo, itabi-tabi nyo na muna. Alam ko naman, sigurado ako si Lino, hindi yung gagawa ng anumang bagay na makakasakit sa atin. Itong pag-alis niyang to, sigurado naman ako, makakabuti to para sa kanya. Ang dapat natin gawin, ipagdasal siya para gabayan siya ng Diyos. Amen. Ito talaga. Ah, Jacky, sa tingin ko, dapat sumabay ka na sa amin. Hatid na kita. Hindi na, Ken. Kasi si Manong Raul parating na rin eh. Sumunod na lang siya. Pwede naman mag-convey. Teka lang. Di ba sabi mo, hatid mo ko sa meeting ko? Naman pala eh. Ah, siguro, sasabay na lang ako sa kanya. Gamitin mo yung kotse ko. Ah, ganon. Alam mo, Kenny, malala na yan eh. Bakit? Konti na lang, crossover ka na sa stalker territory, no? Sabi ka. Oo nga. Alam mo, Ken, baka mamaya ma-freak out na sa'yo si Barry niyan, ha? Okay, fine. Sige, panalo na kayo. Sino yan? Hello, Lino? Hello? Jacky? Jack? Tumatawag lang ako para, ano, sabihin na hindi muna ako makakapasok. Ha? Bakit? May nangyari ba? Hindi, wala, wala. Parang ano lang, kailangan ko lang ng oras sa sarili ko at saka gusto ko lang huminga. Gusto ko lang mapag-isa. Yeah, sorry, alam ko maraming trabaho ngayon. Hindi, Lino, okay lang yun. Huwag mo na intindihin yung trabaho, kami nang bahala. Lino, sigurado ka, okay ka lang? Okay lang. Huwag ka mag-alala. Sige, Lino, mag-ingat ka, ha? Thank you, Jack. Pag-ibig na Sir, ito nga po pala yung inventory na pinasa ni Samson. Sa Lino ba kayo na pa dumating? Tapos umalis lang ulit? Naku, sir, hindi ko po nakikita eh. Okay, sige. Boys! Boys! Si Boss Lino nyo ba nakita nyo? Bay! Si Sir Idol nakita nyo ba? Tinoy! Claudia! Nakita mo si Radol? Boss ba? Wala pa eh. Boss ba? Galing ako sa work area niya eh. Kaso yung mga tools niya hindi pa nagagalaw simula kahapon. Boss! 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 Ako yung pinakaunang dumating dito kanina. Hindi ko nakita si Sir Idol. Pati bakas ng motor niya, wala. Baka napuyat lang yun si Sir Idol. O kaya may ina si Kaso sa labas. Oo. Wala naman, no? Oo, di ba? Sige, sige. Ito, nag-text. Ba, sorry sa short notice, pero magli-leave muna ako. Ikaw muna bahala dyan. May mga client meeting bukas. Ikaw na muna umattend para sa akin. Pakisabi na lang sa lahat. Babalik din naman ako. Salamat. Boss! Ano daw sabi? Leave daw muna eh. Ay daw muna bahala. Mag-leave si Sir Idol? Bakit yun ah? Boss ba, okay lang ba siya? Ito nga rin alam eh. Pero, yan nyo, itatanong ko. Trabaho na tayo. Ha? Trabaho na tayo. Kung bahala, Chong. Ingat ka dyan. Text-text or tawag-tawag kung kailangan mo ng kausap.
Marisa. Ace, lumayo ka sa akin, ha? Lumayo ka sa akin! Namumuro ka na eh. Baka masaktan kita. Lumayo ka na! Marisa, please. Gusto ko lang tumulong. Tulong? Wow! Tulong! Tulong para mambola ng ibang babae, ha? Ewan ko sa'yo, Ace. Kung alam mo lang kung gano'n mo nasaktan si Jane nung iniwan mo siya, nung tinalikuran mo siya. May laktad mo siya eh. Alam mo, dinala mo na nga siya sa impyerno, sa kahihiyan. Tapos, pinuntis mo pa. Kaya nga, bumabawi ako. Minabayaan mo ba? Napakawala mong konsensya. Gusto kong bumawi. Marisa, please. Believe it or not, gusto ko silang alagaan. Nang magiging baby ko, sila ni Jade. Marisa, they're my family now. My real family. I just want to take care of them. So much na nung kung kinakailangan, hindi nila alam na galing sa akin ang tulong. Okay lang. Ibibigay ko kahit ano. I just want to support them. Marisa, please. Ikaw lang ang pwedeng tumulong sa akin. Fresh ka na nang pa-fresh, ha? Siguro hindi ka na magtatagal dito. Makakalabas ka na rin. Sana. Ito nga, nag-iipod kami ng lakas ni baby para makapagtrabaho na. Yan! Yan ang gusto kong marinig sa'yo, eh. Jade 3.0. Once a fighter, always a fighter. Di ba? Aso lang, Sisi. Wala akong pambayad sa hospital bill. Eh, hindi rin nag-reply si ate. Baka nakalimutan na ako nun. Sisi, paano kaya kung si Ace yung pagbayarin natin ng hospital bill? Ayoko. Ba naman yan, Sisi? Pwede ba huwag na nga natin isama sa usapan yan? Sisi, agree naman ako dyan na dapat wala ka nang tanggapin mula sa lalaking yun, no? Pero, paano ka? Kung may naitabi lang naman ako, eh, hindi ito magiging issue. Pero, wala rin. Walang natira sa akin. Ito naman si ate, tit. Ang laki na rin ang gastos, pampapagamot dun sa magulang niya. Pare-pareho tayong bankrupt ngayon, Sisi. So, ano na mangyayari sa'yo? Paano na yung panggastos ni Sisi Jr.? Saan katitira? Hindi ko rin alam eh. Kahit saan. Kahit sa ilalim pa ng tulay, okay lang. Basta ayoko na magpa-uto dun sa lalaki na yun. Eh, sino ba sabi inu-uto ka? Hindi ba nagsimula naman lahat dun? Kapag may kailangan ako, nandiyan siya para tumulong. Nagpapaka-knight in shining armor. Pero sa dulo, sino ba'ng talo? Hindi ba ako? Pero Sisi, iba na ngayon. Teka nga. Bakit mo pinagpipilitan? Ano, nasulsulan ka rin ni Ace? Ganon? I wish, no? Para naman may pang-down payment ako sa bagong bahay. Pero wali. Hindi, no? Hindi niya ako binayaran o binigyan ng kung ano. Pero oo, lumapit siya sa akin. Tapos... Ayun. Nagpa-uto ka. Sisi naman, pwedeng teka lang. Teka lang muna at makinig ka.
Sisi, alam mo naman, di ba? Alam mo naman na galit din ako dun kay Ace pagkatapos ng lahat ng ginawa niya sa'yo, di ba? Pero yan bang galit natin? Mabubuhay ba natin yung baby mo? May ibang gagastos ba natin yan? Ate, pabili nga po ng isang lata ng gatas. Ito bayad daw, galit. Pwede ba yun? O kaya kung sukdulan nating murahin, tadyakan, sampalin niyang si Ace, o eh ano, mababayaran ba nun nung tirahan ninyong mag-ina? Sisi, naiintindihan naman kita eh. Alam ko, hindi madali para sa'yo na isang tabi yung galit. Pero kung isang inosenteng buhay nang nakasalalay, siguro dapat maging practical ka rin. Hindi naman kasi para sa'yo yung tatanggapin mo. At saka, kung tutusin nga, hindi tulong yung tatanggapin mo eh. Dahil responsibilidad ka na niya. So bakit ka papayag na napapayaan ka kung masusuportahan ka naman niya? Maggie! Ay! Sir! Problema ka ba? Wala, sir. Okay lang ako. Ay, sorry, sir. Sir, pata lang ako doon. Maggie! Teka nga rito. Saglit. Sir? May problema ka ba talaga? Wala, sir. Okay ako. Alam mo, wala naman tayo masyadong customer dito. Kung gusto mag-break ka muna. Ay, hindi, sir. Kaya ka naman po yung trabaho ko. Hindi! Bumalik ka na lang pag talagang okay ka na. Ito po yung discharge instruction niyo po at dietary plans. At ito rin yung reseta for vitamins at gamot na pinapainom ni Doc. Basta matandaan niyo lang po na bawal ang stress. Sige. Nurse, kailangan ko na bang umuwi? Eh, hindi ko pa kasi nababayaran yung bill. Mangungutang pa sana ako. Ah, ma'am, bayad na po kayo. Kaya po meron kayong discharge form. Sige po, ma'am. Nauna na po ako. Salamat. Sige, salamat. Jade? Hindi ko alam kung ikagagalit mo o ikatutuwa mo yung nagbayad ng bill. Sino? Sorry, I kept coming back para i-check yung bill. And tapos nung nalaman ko na yung payment lang ang hinihintay. Salamat. Hayaan mo, babayaran ko. Halika natin. Ace. Pinamalingan kita. Bawal ma-stress si Jane, apektado yung bata. Well, that's why I'm here. Ayoko na may problemahin pa si Jade. Jade, gulabas mo dito sa mag-sustay. Ayoko na sarili ko. Planado na lahat. You can stay with friends, okay? Pero hanggang kailan? Sino mag-aalaga sa'yo? I'm sure Dad can't take care of you all the time. Ganun din si Marisa. Look. Kung ayaw mo ako makasama, sige. I just want for you and our baby to be safe and comfortable, yun lang. Look, mayroon akong place.
alis na pwede ka magstay. Wala ako doon. Jay, please. Ano ba kasi nangyayari? Everything is just falling apart. Sobrang nagkakagulo na yung family ko. Tapos, yung kuya ko, nakapag-iwali na siya kay Ate Ja. I mean, yung wife niya. Basta, basta sobrang gulo lang, Maggie. Hindi ko mag-hits. Tapos yung dad ko, pinapressure niya pa ako sa trabaho ko. Like, on top of it, yung kuya ko, I think he's being self-destructive. I'm sorry, Maggie. Sobrang naguguluhan lang talaga ako. Nalaman mong sobrang gulo ng family ko. Baka i-reject mo na ako agad. Alam mo, Gio, hindi lang naman ikaw yung may magulang pamilya eh. Hindi lang ikaw yung may problema. Pinagdadaanan ako. Totoo nga lang. Alam mo yun, kailangan ko na may makakausap. Yung mapaghingahan ng sama ng loob. At akala ko ikaw yun. Pwede pa rin naman. You can still talk to me. I want you to talk to me. Ayan ka na naman eh. Alam na alam mo yung dapat sabihin, ah. Yung gusto kong marinig. Ano sa tingin mo, maniniwala ako sa'yo? Sa tingin mo, magpapabola na naman ako sa'yo? Jade, I just wanna make things right. Tama na. Kung hindi para sa ating dalawa, para sa baby natin. Alam mo, lahat ng sinasabi mo, lahat yung basura para sa akin. Kaya please, umalis ka na. Ayaw na kita makita. Okay, ayaw mo ako makita. Sige. You want nothing to do with me. Tanggap ko. Jay, please. Look, I just wanna do what's right. Ace. Parang mahirap eh. Paano maniniwala si Jade sa'yo? Pagkatapos mong sabihin na wala ka ng pakialam doon sa bata, may ama ba na nagsasabi nun sa anak niya? Yeah, I won't deny it. Natakot ako nun. I panicked. Like, ganun ako pag natatakot ako. I panic and I say and do stupid things, but I know what to do now.
please. Nakiusap ako. Anong akala mo, Jade? That you can do this on your own? Sige. Bahala ka na. Alam mo, natutuwa. Hindi lang ako tuwan-tuwa. Proud ako sa unang pagkakataon. Hindi ka naging marupok, Pace. Pero... Pasensya na, ha? Nag-aalala pa rin ako sa'yo. Saan ka tutuloy ngayon? Ayun ang attitude, eh. Minessage ko na yung mga kaibigan ko. Alam mo, sa totoo lang, kinapalan ko na nga yung mukha ko. Kaso, wala talaga, eh. Pati yung mga taong hindi ko kaklose, pati yung may magalit sa akin. Wala. Wala talaga. Sorry, ha? Diluwas kasi si nanay. Doon siya nakatira ngayon sa bahay habang nagpapagamo. Eh, siyempre, mga kapatid ko nandun at eh. Hindi kita mayayaya sa bahay ngayon. Okay lang yun. Naiintindihan ko naman ate Tete. Tsaka nanay mo yun. Ang muna ako intindihin. Ako nang bahala. Pwede ba naman hindi kita intindihin? Siyempre, mag-aalala ako. Nasaan ba naman kasi yung Marisa na yan? Kaya lang ba naman? Sis! Oh! Hi! Sis lang pala. Hi, Ate Tess. Eh, maganda ka bang balita? Ay, naku, Ate Tess. Hindi lang magandang balita. Bonggalicious news! Ito na. Kinausap ko na yung kamag-anak ko sa Cavite. Pumayag na yung tita ko na mag-ampon pa ng isang beauty. At syempre, ikaw yun. Oo, oh, diba, Sisi? Magkakasama tayo ulit. Roommates forever. So, kayo lang talaga maganda. Eh, syempre, ibang level ka. Super mega beauty, blockbuster movie. Diba, Sisi? Sige na, at least. Meron ko natin tirahan. As in, out of nowhere, biglang nag-leave. That's weird. Diba, Cha? Eh, hindi naman ganun si Lino eh. Hindi siya nawawala kapag may problema. Ay, kaya nga hindi ako mapakali. Sinubukan mo ba na kausapin siya ulit? Hindi na. Eh, kasi baka mamaya makagulo pa ako, di ba? Ayaan ko na lang siya sa gusto niya. Bakit naman? Feeling ko kasi hindi niya nagustuhan yung sinabi ko sa kanya sa ospital, eh. Di ba? Baka mamaya, kung ano pang masabi ko, makadagdag pa, di ba? Ay, ano ba naman to? Bakit parang hindi nauubusan ng problema? Now, look who's overthinking. Jack, relax ka lang. If he says he needs time to think about it, just trust him. You'll be fine, I'm sure. Oo nga, Jacky. At saka, sigurado naman ako na babalik din agad yung si Lino. At saka, hello, magpapasko na. Palagay mo ba, papayag si Lino na hindi makumpleto yung pamilya niya ngayong Pasko? Kaya kung ako sa'yo, chillax ka na lang muna kasi nakakarami ng wrinkles yung sobrang pag-worry mo. Salamat! Sensya na, Sisi, ha? Medyo balik-classic na tayo, pero okay lang yan. We'll make it an adventure. Hindi ka dito. Tita Mila! Hi! Hoy! Andiyan na kayo! Ay, magandang gabi po, Tita. Magandang gabi. Tita, ito po yung sinasabi ko sa inyo na kaibigan ko, si Jade po.
Sisi, ito naman yung pinakamabait at pinakamaganda kong tita, si Tita Mirna. Gutom lang yan. Sige na, kumain na kayo. Hindi ko na kayo pagsisilbihan. Alam niyo na kung anong gagawin. Sige kayo po. Kayo nalalagyan. Kung anong gusto niyo, ilagay niyo na lang doon. Thank you, sige, Tita. Oo. O, nagkasakit ka daw. Galing ka ospital, bakit? Nagka-problema lang kami mag-asawa. Nang bababae o nananakit? Pambihira. Hindi ka dapat pumayag na ikaw ang umalis. Dapat siya ang pinalayas mo. Mga demonyitong mga lalaki yan. Palagi na lang sila, lagi na lang sila ang pinagbibigyan. Hay, nako! Tita naman, record agad. Hindi masyadong halata na may pinaghuhugutan tayo. Pasensya na, pasensya. Pwede bang pahingin? Alam mo naman, pag yan ang napag-uusapan, medyo iba yung panlasa ko eh. Okay, kumain na kayo, kumain na kayo. Sige na, kumain na kayo. Ito ang panseto. Hindi, tita, medyo busog pa pala kami. Okay na itong juice. Una na kami, tita. Magpapahinga na lang po muna kami, ha? Sige, ayaw niyo kumain? Hindi na po. Ay, alam niyo naman kung saan kwarto, no? Opo, tita. Ako na kumbahan. Okay, sige. Totoo ba yung sinasabi mo, kuya? Oo, siya yung tata si Ano. Medyo sagrado ako. Miss, parang paminer ka sa akin. Alam ko na. Totoo nga yung sinasabi mo, kuya. Siya yung nag-trending na viral kabit. Siya. Ate Mirna, siya yung nag-trending sa internet na viral kabit.